Sa araw na ito, ginugunita natin ang kamatayan ni Jesus sa krus. Tayo'y magninilay sa kanyang dakilang pag-ibig na inialay para sa ating kaligtasan. Pararangalan natin ang krus na bagamat naging kasangkapan ng pagkamatay ni Jesus, kaligtasan at buhay naman ang ating nakamit. Kaisa ng buong sambayan ng Kristiyano, magpapasalamat tayo sa Ama na siyang may akda at pinagmumula ng grasya ng ating kaligtasan. Ama naming makapangyarihan, alahanin mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan kaya't dugo'y dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo magsiupot makinig sa mga banal na salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami ring ang mga bansang magugulantang, pati mga hari, pag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit nakailan, at maunawa ang di pa naririnig ninuman. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibabalita namin ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natatanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya.
hindi natin pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit iniibig ng Panginoon na sa kanyang ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ng korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit gapitan man. Ni hindi umihimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala mang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing nakasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod ay lubos kong kinalulugdan. Ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila. Pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inapo niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Pakiulit po. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupit. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Tugon. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Tugon. Ama, sa kamay ko, habilin ko ang buhay ko. Subalit sa Poon, ang aking tiwala ay sa iyo, O Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako, laban sa kaaway ay ipatatanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Tugon. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.
Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha. Lahat ng sapuon ay nagtitiwala. Tugon. Ama, sa mga kamay mo, ang habilin ko ang buhay ko. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakapta natin ang habag at kalinga sa panahon ng kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumadalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba, bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Naway buksan ng Diyos ang ating mga isip at puso sa ating paikinig sa mahabang kwento ng kanyang pagkapakasakit at kamatayan sa krus para sa atin. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazareth," tugon nila. Sinabi niya, "Ako si Jesus."
kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazareth," sagot nila. "Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito," wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita, "Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama." Binunot ni Pedro, ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natikpas ang kanyang tainga ng aliping iyon na ang pangalay Malko. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinalam muna kay Anas na biyena ni Caiaphas, ang pinakapunong saserdote ng panahong iyon. Si Caiaphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama si Jesus, kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon kaya nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng sigaw upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong naguturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanong ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote?" tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, "Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Si Jesus na nagagapos pa noon ay pinadala kay ni Anas kay Caiaphas ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tainga, "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilao ng manok. Mula sa bahay ni Caiaphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyos
sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang pangpaskwa. Kaya sa labas, sila tinanggap ni Pilato at tinanong, "Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito?" Sumagot sila, "Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan." Sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kaninuman." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kabayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian." "Kung gayon, isa kang hari?" sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa kautuhanan. Naikinig sa aking tinig ang sinumang nasa kautuhanan." "Ano ba ang kautuhanan?" tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" "Hindi," sigaw nila. "Huwag siya, kundi si Barabas." Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuutan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumapit sa kanya at ang wika, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" At siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, "Iyaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya." At inalabas si Jesus na may koronang tinig at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Narito ang tao." Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at mga bantay, sila'y sumigaw, "Ipako siya sa krus! Ipako sa krus!" Sinabi ni Pilato, "Kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya." Sumagot ang mga Hudyo, "Ayon sa aming kautusay, narapat siyang namatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos." Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, "Taga saan ka ba?" Subalit hindi tumugon si Jesus. "Ayaw mo bang makipag-usap sa akin?" ani Pilato. "Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus?"
At sumagot si Jesus, "Kaya mo lamang magawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito." Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao, "Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar." Pagkarinig ni Pilato sa pahumusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-ikalabindalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sumigaw sila, "Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus!" "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, "Wala kaming hari kundi ang Cesar." Kaya't si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pahungusap at ipinilagay sa krus, "Si Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga Hudyo." Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, "Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo." Sumagot si Pilato, "Ang nasulat ko'y naisulat ko na." Nang maipakunan ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal, "Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi." Nangyari ito upang matupad ang isinaad ng kasulatan, "Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran." Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang mga kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig.
Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyokayop niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Mga kapatid, tayo magsiluhod at ating sambahin si Jesus na nag-ala ng kanyang buhay sa atin sa krus, sa kamatayan. Tayo po'y magsitayo. Noo'y araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabalik nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sipat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakita nito ang nagkapatotoo, tunay ang kanyang pahutuo, at alam niyang kautuhanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, "Walang mabali isa man sa kanyang mga buto." At sinabi naman ang ibang bahagi ng kasulatan, "Pagmamasdan nila ang kanilang inulos." Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo, at pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus, sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napag-ilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Kinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa mismong oras na ito, sa mismong araw na ito ng Biyernes Santo, inialay ng Anak ng Diyos sa krus ang kanyang buhay para sa atin, para sa ating kaligtasan, para sa ating kapatawaran ng ating mga kasalanan at ng buong mundo. At katulad ng marami, ang tanong natin, bakit nga ba kailangang mag-alay ng buhay sa krus si Jesus? Bakit nga ba ang isang mabuting tao, ang isang inosenteng tao ay nagdurusa, ay inuusig sa kabila ng kanyang kabutihan, ay humahantong minsan
sa kamatayan ang isang mabuting tao. Mga kapatid, sa unang pagbasa ay ating makikita ang pasilip ng Diyos. Ano ang dahilan? Bakit ang anak ng Diyos na gumawa lamang ng kabutihan, ng paghilingkod, ng puso ay punong-puno sa pagmamahal para sa atin? Ba't ang anak ng Diyos na ito ay kailangang magpata ng hirap, magpasa ng krus, parusahan, dumanak ang kanyang dugo sa krus, at namatay para sa atin? Balikan natin ang ating mga pagbasa sa aklat ni Isaías chapter 52. Sabi dito ng mga pagbasa, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang makapagpatunay na pinahintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang na tanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandaang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lamang nagtapon ng sulyap sa kaniya. Hindi natin siya pinansin. Wala siyang, para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling sa pahirap na tinamo niya. At sa mga pas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw na kanya-kanya tayo ng lakad. Mga kapatid, sabi ni Isaías, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, ay magabata ng hirap, ay mamatay para sa atin, para sa ating kaligtasan. Ang pahirap na para sa atin, ang pambubugbog na para sa atin, ang parusang dapat sa atin dahil tayo ang makasalanan. Ang parusang ito ay niyakap ng Diyos, niyakap ng kanyang anak upang hindi tayo ang maparusahan, upang hindi tayo ang mamatay, kundi tayo ang maligtas sa kanyang pasakit, sa kanyang paghihirap, sa mga pagbubugbog na kanyang tinamo. Tayo ang nakatanggap ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, nung si Jesus ay mag-alay ng kanyang buhay sa atin sa krus, buo ang kanyang loob para sa atin. Hindi siya tumakas. Hindi siya napilitan para ialay ang kanyang buhay para sa atin. At klarong-klaro po yan sa ating mga pagbasa. Buo ang kanyang loob na sundan ang kalooban ng Ama upang ganapin ang kaligtasang para sa atin. Buo ang kanyang loob na ibigay ang kanyang buong buhay, ang kanyang mga pasakit at ang kanyang buong buhay at kamatayan para sa atin sa krus. Buo ang loob ng Diyos. Desisyon ito ni Jesus. Hindi siya napilitan. Hindi siya pinilit.
At kung ating babalikan ang kwento ng kaniyang pagkapakasakit noong sa sakit si Mani at nandiyan na ang mga kawal, alam niyang si darapin. Alam niyang siya, ito ang simula ng kanyang pasakit at hahantong sa kamatayan. Nung dumating ang mga kawal, hindi siya nagtago. Siya ang humarap at siya ang nagtanong, sino ang hinahanap ninyo? Sabi nila, si Jesus na taga Nazareth. Anong sabi ng Panginoon? Ako si Jesus. Hindi siya nagsabi, ay wala dito, umalis na, tumakas na, wala si Jesus dito. Siya ang nagpresenta ng kanyang sarili. Ako si Jesus. Buo ang kanyang loob na mag-alay ng buhay sa atin. Hindi nagpilitan si Jesus kahit na ang kahulugan nito'y pasakit at kamatayan sa krus. Mga kapatid, kaya ang magandang tanong, gaano ba kabuo ang loob ko sa pag-aalay ng aking sarili sa mga anak ko, sa asawa ko, sa mga mahal ko sa buhay, sa mga nangangailangan? Buo ba ang loob ko sa tunay na pagmamahal? Lalo na sa panahong ito ng COVID-19, marami tayong sakripisyo sa bawat isa, sa ating pamilya, sa ating mga pamayanan. Halos sa kainin mo na lang, makikihati pala ang kapitbahay mo na gutom na din at walang makain. Buo ba ang loob ko para ibigay aking sarili sa pagmamahal at paglilingkod? Panghuli, mga kapatid, alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Dahil sa kahuli-hulihan, hindi tayo iniwan ng Diyos na nag-iisa. Sa kahuli-hulihan, sa krus, sabi ni Jesus, isa sa kanyang mga huling sigaw, nakita niya ang kanyang minamahal na alagad. At nakita niya ang kanyang ina. At nag-iwan siya ng isang utos sa kanyang ina, ginang ina, narito ang iyong anak. Nakatingin kay Juan na kumakatawan sa atin sa aking pag-alis, sa aking pagyao, ina, ingatan mo sila. At sabi niya kay Juan, anak, narito ang iyong ina.
Sinasabi ni Jesus, Juan, at sa ating lahat, anak, ituring mo si Maria simula ngayon ng iyong sariling ina. At anong ginawa ni Juan? Sabi ang Ebanghelyo, mula noon tinanggap niya si Maria sa kaniyang tahanan. Ang mga alagad ni Jesus ay tinatanggap si Maria sa kanyang tahanan, sa kanyang puso, sa kanyang buhay. At sa panahong ito ng salot ng COVID-19, mayroon tayong ina na kasama natin. Mayroon tayong inang dapat nating tawagan. Mayroon tayong inang hinding-hindi tayo pabayaan. Amen. Mga kapatid, dumako po tayo ngayon bilang isang sambayanan na ipanalangin natin ang buong mundo sa harap ng dakilang krus ni Jesus na nag-alay ng buhay para sa atin. Para sa banal na simbahan, idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkup, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob, at upang tayo'y bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo'y makasamba sa Diyos, Ama nating makapangyarihan. Tumahimik po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng tao. Lingapin mo ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa Santo Papa, idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mababang buhay para sa kapakanan ng banal na sambayanan ipinagkatiwala sa kanya para paglingkuran. Tumahimik po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan umiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan upa ang sambayan ng Kristiyano ay iyong pamunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawaing kabutihang iyong inaasahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan, idalangin din natin si Padre Renante Aguanta na tagapamahala na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono
at ang tanang kabilang sa sambayanang Kristiyano. Tumahimik po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nakahabanal at nagataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandang loob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga inihandang tao sa pagbibinyag, idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan para sa tubig ng binyag. Sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ipagkakamit ng pagkikisalo kay Jesus na poong mahal. Tumahimik po tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkaroon ng karagdagang kabilang sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pagunlad ang aming mga inihanda sa pagibiniyag upang sa muli nilang pagsilang bilang biniyagan, sila'y makabilang sa mga kaanib ng iyong angkan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristo na nanalig upang marapati ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Tumahimik po tayo. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sakawan ng iyong anak na sa iyo'y itinalaga sa buklod ng iisang biniyag upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang istipan. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mo ang iyong ng iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahaki nila ang landas ng kaligtasan na niliwanagan ng Espiritu Santo. Tumahimik po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang mga hindi pa nanalig sa iyong anak ay makatuklas sa kautuhanan sa pamumuhay nilang wagas at kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang sa iyo'y humahanap ay maging mga saksing mapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapatin sa Kanya'y makadulog ng paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Tumahimik po tayo. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pagnatagpuan kay masiyahang walang maliw. Ipagkaloob mong kahit may mga di ka nais-nais na balakid, mabanaagan pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nila ang maggawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinanggalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga umuugit sa pamalaan, idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng Amang may kapal alinsunod sa Kanyang kinalulugdan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Tumahimik po tayo. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan sa pagkakamit ng kapayapaan at ikapapanatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga may tanging pangangailangan, idalangin natin mga kapatid sa Ama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay mailusan ng tanang katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasapitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maywalhating sumapit sa paroroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit na magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Tumahimik po tayo. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kabigatian, lalo na ang iyong sambayanan na ngayon naharap sa salot ng COVID-19. Pinatag mo ang mga may mabigat na pinapasan. Paunlakan mo ang kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagitiisan upang bawat nasa hagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal at kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, darako po tayo ngayon sa pagaparangal sa banal na krus.
Sa kahoy na krus na banal, si Jesus na puong mahal, na lubig ang kamatayan. At sa muling pagkabuhay, pag-asa ay sumisilay. Sa kahoy na krus na banal, si Jesus na puong mahal, na lubig ang kamatayan. At sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Kahoy na krus na banal, si Jesus na puong mahal, na lubig ang kamatayan. At sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Ating paparangalan ang banal na krus ni Jesus. Pipila po tayo upang siya'y ating sambahin sa pamamagitan ng isang malalim na pagyuko sa krus ni Jesus.
Mga kapatid, ating pong ganapin ngayon ang pagdiriwang sa huling hapunan. Sa tagubilin na nahagaling na utos ni Jesus, tumawag tayo ngayon sa ating Amang nasa langit. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo'y nagmumula siluhod at ihanda ng ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon. Mga kapatid, narito si Jesus ang ating Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaniyahan na makisalo sa kanyang piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Patilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong anak, ang iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pagkisalo sa dulot mong pagliligtas sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong paikibahagi sa ating liturhiya ng papakasakit at kamatayan ng Panginoon ngayong araw po ng Biyernes Santo. Matapos po nito ay panahon na po ng panahimik. Wala na po tayong prosesyon sapagkat hindi po pinapayagan ang pagtipon ng maraming tao. Bagkus matapos ang pagdiriwang na ito, tahimik po tayo hanggang bukas po ng buong araw. At buong Sabado Santo ay araw po ng katahimikan at alas 6 po ng gabi ay magsisimula naman ang ating pagdiriwang ng atinang pagkatanod para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi pumanatili ang Panginoon sa libingan para sa atin. Mabuhay po siyang mag-uli. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambenang gumanap ng pagunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay na nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong paikisang maasahan ay iyong ibigay. Ang panampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patagin mong lubusan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.